sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Diomanoy balitang, wala na ngang nagagawa. Benta pa ng benta. Matapos hindi ipaliwanag ng pamahalaan kung bakit umabot sa 25 tons of gold ang tila na ibenta ng Marcos administration sa kalahating taon ng 2024 na tila wala man raw di umanong malinaw na ebidensya na may pinatunguhan ng nasabing pagbebenta. Former Presidential and Legal Advisor na si Salvador Panelo may babala sa administrasyon. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, tunay nga raw na posibleng maharap sa napakaraming problema ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos ang naging revelasyon ng dating tagapagsalita at legal adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Matapos ang tila revelasyon na umabot na pala sa 25 tons of gold ang naibenta ng Pilipinas sa unang anim na buwan pa lamang ng taong 2024. Kung hindi pa raw nabisto ng ilan sa mga political blogger ang tunay na sitwasyon ng reserve gold ng Pilipinas, tila hindi aamin ng BSP na may katotohanan ang lahat ng balitang tila umabot sa 50.69% o halos 25 toneladang ginto ang naibenta ng Marcos administration sa Tantay Dega Mercado. Tumang-ayon ng maraming netizen sa naging pahayag ng former legal adviser na si Attorney Salvador Panelo na talagang malilintikan ng gobyerno dahil sa naging desisyon nilang ibenta ang 25 tons of gold. Dahil ayon mismo sa maraming netizen, saan raw ba mapupunta ang perang pinagbilhan nito? Kayong hindi naman raw mapapakinabangan at halos walang makitang proyekto ang maraming Pilipino. Kung hindi raw puro ayuda, tila pagpapamedya lang daw ang alam ng pamahalaan. Nalulat tuloy ang maraming netizens nang mabisto ang tunay na presyo ng binentang ginto ng gobyerno, ang sumatotal na ipinagbili ng pamahalaang reserve gold ng Pilipinas ay tumitimbang ng 24.950 kilogram o kung ito imo-multiply sa 4,729,157.83 pesos ang kasalukuyang presyo per kilogram ng ginto sa Pandaydega Mercado. Tila sumatotal na kapagbenta ang Pilipinas ng tumataginting na 117 billion pesos katumbas ng pera ng gold reserve na ibinenta ng Marcos administration. Ang tanong ng taong bayan, saan daw ba ito mapupunta? Gayong wala pang isang taon, naglusaw na ng ginto ang pamahalaan. Bukod pa sa trilyong pesong utang nito sa pandaigdigang bangko, lustay rito, lustay roon, papaano raw nila may papaliwanag sa taong bayan ang patong-patong na utang ng gobyerno gayong walang malinaw na proyekto ang pamahalaan para sa maraming Pilipino. Babala pa ng former legal adviser na si Attorney Salvador Panelo, tiyak na mahaharap sa patong-patong na problema ang Marcos administration dahil sa kanilang ginagawang pagbebenta ng ginto nang hindi naman malinaw kung saan mapupunta ang pinagbilhan nito. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan bukod sa maraming netizens, nagsalita na ang dating legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, kilalang abogado di Campanilla na si Attorney Salvador Panelo, kung saan tila naglabas ng kanyang hinaing patungkol sa biglaang pagbibenta ng Marcos administration ng tinatayang humigit kumulang na nasa 25 tons of gold
na tila ang pera ay mahigit sa 100 bilyong pesos na ipinagbentahan ito. Hindi raw malinaw kung talaga bang mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ano na raw ba ang nangyayari sa ating gobyerno? Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. It's time to end of Marcoses, Araneta, and Romualdez era in the Philippine politics. Never, never, never again to anyone of Marcoses. Oy, akala ko ba, siya ang magpapapasok ng gold reserve ng mga Marcos sa kaban ng bayan. Bakit ang kaban ng bayan ang binenta nila? This presidency of PBM is getting scary every day. Corruption left and right. Sinayang talaga ang tiwala natin sa kanya. Wala tayong aasahan sa pamumuno nitong administrasyon sa bansa. Palpak na palpak talaga. Puro salita, wala namang nagagawa sa bansa na nakikita ng taong bayan. Nakita ko lang sa kanya yung palaging merong pa-concert siya. Talagang pinapalubog ng administrasyong Marcos na ito ang Pilipinas. Kawawa mga Pilipino, kaliwat kanan ang nakawan sa kabahan ng bayan. Asan ang pera ng pinagbentahan? Uubusin ang pondo ng Pinas bago umalis sa pwesto si BBM pagpaliwanagin ng Pangulo ng Pinas. And go. Sir, ano po ang masasabi nyo na napapabalita ngayon na nagbebenta ng halos 25 tons of gold galing Bangko Sentral ng Pilipinas? Unang-una, hindi ko alam kung totoo yung balitang yan. Hindi ko pa na mababasa sa diarya. Pangalawa, magpalagay na natin totoo. Teka muna, ba't naman tayo magbebenta ng gold reserve? Yan pong gold reserve. Yan kaya nga tinawag na gold reserve. Reserve yan. Nagagamitin lang natin kung kailangan, kung wala na tayong pera. Para hindi tayo mabangkrote, masira ang ekonomiya natin. O kung nagbibenta kayo, ibig sabihin, may problema tayo. Kaya tayo nagbibenta, wala na tayong pera. Ay samantalang ang dami nating utang, kaya nga tayo nangungutang para madagdagan panggastos sa mga kailangan proyekto natin. Infrastructure, food, education, hospital, medicine, lahat ng klase. Pero yung magbibenta ka ng gold reserve, naku. Ito, pag-usapan pa rin natin si Congressman Marcoleta. May reels, Facebook reels dito na panood. Grabe ang papuri na ibinigay ni President Duterte nung panahon pa niya, nung siya pa ang presidente. I think sa loob ito ng Malacanang, magkaharap silang dalawa, nakakatabang puso, nakakasarap pakinggan yung mga salitang binibitawan ni President Duterte at ito naman si Congressman Marcoleta na mamangha, halos hindi makapagsalita. Okay, so ito ay parinig ko. Itatay digo. Presidente pa siya ito noon. I don't know kung anong year ito. Presidente Marcoleta. Narinig na kita noon. Pero hindi kita tayo kilala. Nung naiinteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat na gustong sabihin nila, hindi nila masabi at nasabi mo. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo napunta at ikayo nagtatrabaho.
Usel Damco si committed persons talaga sa trabaho nila. And I was said very much impressed by your behavior, performance sa yung nilak ni sinabi mo sa lahat. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon. I said, government, and even ako, na walang, ako, pinaputo ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso. Ikaw yun. And I was very much impressed. So nagtatanong ako, you are a principled man, extremely honest with integrity, at nung alam mo na lamang ko kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismo personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, na totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Ngayon ho, Dante Marcoleta. Narinig na kita noon. Turuhinig. Yun, pa na ito. Nung paalis na, malapit na ang end ng termino ni PRRD. Bago mag-election ng 2022 ito eh. See, through this video, I can analyze na si Tatay Tigong ang nag-convince kay Congressman Marcoleta na tatakbo siyang senador. Kasi gusto kong manalo ka. You can use your passion as a congressman. Mag-senador ka, mas marami kang ma-influensyahan. Sayang. Di ba, nagkandidato. Kasama siya sa senatorial lineup ng unity team si Congressman Marcoleta. Kaya lang nung malapit ng eleksyon, nag-back out siya. Hindi ko maintindihan na bakit siya umatras bigla. Dahil ba sa mababa ang kanyang survey rating? So, I don't know. Kasi kung hindi siya nag-back out sa senatorial race noong 2022, iboboto ko ito. Itong pinag-uusapan nila, yung papuri, I'm very much impressed, sabi ni PRRD kay Congressman Marcoleta, yung kaso ng ABS-CBN, di ba? Inano sa Kongreso yung ABS-CBN franchise. Si Congressman Marcoleta ang nanguna sa pagtatanong. Nung una, hindi sila dating magkakilala. Kaya itong si PRRD, nagtatanong-tanong pa siya, sino yung Marcoleta na yan? Naririnig lang niya, napapanood niya siguro sa hearing sa Kongreso, franchise renewal ng ABS-CBN. Ako rin, bilib na bilib ako, ang galing niyang magtanong, ang galing niyang mag-follow up, tapos makita mo with commitment talaga. Kaya, you're one of a kind, sabi ni Tatay Digong, few men like you ang nandyan sa Kongreso. You're a principled man, honest, with integrity. Kaya gusto kong tumakbo ka, gusto kong manalo ka as senator. Okay, so that was before. So, ngayon, wala na si Tatay Digong, nandyan si Bibi Sara. Yung
karakter ni Congressman Marcolita hindi nagbago. Nung una, ginawa niya yung trabaho niya, hindi nga sila magkakilala ni TRRD. Kaya nag-research pa si tatay, hindi ko masisino niya. So ngayon, na kinakawawa si BP Sara, talagang tumayo si Congressman Marcolita at ipinaglaban niya ang tama. At yun na nga mga ka-update. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.